umaga at happy Sabbath sa lahat. Ngayon ko lang nalaman, Brother Ricky, na may talento ka rin pala sa pag-awit. Yan lang ang wala ako. Pero pareho tayong ginagamit ng Panginoon ngayong umaga. At salamat din sa Panginoon, niloob niya na makabalik ako dito. Pangalawang bisis na ito, ano? Ano bang buwan yung pumunta ako dito, kapatid? January, no? December? January. At pagkatapos ko nag-speaker dito mga ilang linggo, sabi ni Brother Ricky, ay imbitahan ka uli namin, no, sa March naman. At ang topic natin ngayon ay karugtong doon sa una kong topic. Nasanay kasi ako sa pangangaral ko sa internet na series yung aking mga presentation. Na pag-aralan natin yung part 1 sa buhay ni Job, yung paano siya nagtatapat. Ngayon, atin namang pag-aralan ngayong umaga, sa panahon ng matinding pagsubok, paano siya tumayo? At paano siya napatunayan ng Panginoon? Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, ating ipagkatiwala sa kamay ng Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Ama, sa umagang ito. Niloob ninyo bilang magkakapatid ay nagkatagpo ang inyong mga anak sa lugar na ito sa isang kadahilanan. Sambahin kayo bilang Panginoon namin na tagapagligtas sa aming buhay at manlalalang. Salamat, Ama, sa inyong paggabay sa aming buhay. At sa umagang ito, muli ninyo kaming gabayan at pangungunahan. Mari ba, Ama, niyang yung banal na Espiritu siyang mga ngasiwa sa aming pag-aaral. Pag-aralan namin ang isang kasaysayan ng Biblia na sa matinding sakuna ng kanyang buhay, bagamat hindi niya alam ang mga pangyayari, natuto siyang mananalig sa inyo. Maring ito din ang karanasan na aming buhay na harapin. At tulungan ninyo kaming magtitiwala, bagamat ang mga bagay ay hindi namin alam. Salamat, Ama, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Nawa ang inyong mga salita magiging kalakasan ng inyong mga anak mula ngayon hanggang magpakailanman. Salamat sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Salamat sa banal na Espiritu at ang inyong karunungan, inyong igagawad sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, medyo ang ating oras ay 11:30. Kasi huli tayong napasarap din yung ating talakayan sa lesson. Pero mangako ako sa inyo by 12:15. Okay pa sa inyo? Okay, 45 minutes lang ang ating gugugulin. Matapos ako at sa hindi, ay tatapusin natin. So 12:15, hindi kaya pa ninyo siguro, no? Mamayang hapon, magtalakayan ulit tayo. May topic akong inihanda ay dito ulit tayo magsama-sama at mayroon tayong mga question and answer. No? Mamayang hapon, huwag ninyong kaligtaan. Kasi pag ako maglilingkod, umaga hanggang hapon na yan. So para sulit. Ngayon ating pag-aralan ngayon that Job was the champion of God. Wala nang katulad talaga niya. Kaya atin itong napag-aralan, ito yung mga background. Kung mayroong aklat sa Biblia na pinakaluma, ang aklat ng Job. Pero gusto ko dito yung huli, natapik ko na ito sa, ano, his life reflects the life of end-time people. Ang buhay ni Job, nagre-reflect ito sa mga tao na madatnan ng ating Panginoon. Wala katulad siya. Pero kung paano nabubuhay si Job sa kanyang kapanahonan, ito din yung buhay na dapat isa sa buhay natin. Uulitin natin ang apat na pagkakilanlan sa buhay ni Job. Sabi niya, there was a man in the land of Uz whose name was Job. At ang taong yan, isang taong ano, blameless and upright. Isang taong sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. At sa ating pag-aaral nung nakaraan, ating nalalaman kung paano siya nagiging sakdal. Paano siya nagiging matuwid, paano siya natatakot sa Diyos. Kasi tinatalaga niya ang kanyang buhay. No? Sinarhan niya ang daanan ni Satanas. Hindi na makapasok si Satanas sa kanyang sarili. Kaya matindi yung buhay ni Job. Okay? Natutunan ninyo yon sa ating nagdaan. At sa kanyang buhay, ilang anak mayroon siya? Mayroon siyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. No? Mapapansin niya, his position was very great. No? 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, yung mga baka na nag-araro, 500. Gaano kalaking bukirin ni Job. No? Matindi yung ano niya.
Tapos, 500 females, donkey, and very large household that this man was the greatest out of all the people of the S. Siya ang pinakamayaman. Siya ang pinakadakila, no, sa silangan. Kaya nga sabi ni Jesus, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos ay binibrick ni Job. Kasi ang isang taong mayaman pala, hindi mahirap maligtas. No? Kasi si Job, isang taong perpekto na kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga, mapapansin ninyo si Job, ito yung tao na pinagmalaki ng Diyos kahit sa harapan ni Satanas. No? Kaya nga, pagtitingnan natin yung tala ng Biblia, at ito yung ating pag-aralan ngayon sapagkat hindi ko ito nadidiin sa una kong nating pag-aaral. The book of Job is about judgment. Ang buong aklat ng Job ay patungkol yan sa paghatol. Ating sa buong kasaysayan ni Job, the story of this book involved all the universe. Lahat ng mga tao sa ibang planeta nakatingin sa kasaysayan ni Job. Kasi describe the trials and the element of the trials. Kasi pag titingnan natin, ang patungkol sa paghatol, mayroong accuser. Diba? Mayroong tagasumbong. Mayroong judge. The defense attorney, ang judge natin, ang Diyos. Ang accuser, sino? Si Satan. No? Ang evidence, no? Evidence are being examined. Mayroon ding jury sa aklat ng Job. Sino ang jury? Ang mga sons of God. Sino itong mga sons of God? Ito yung mga tao sa iba't ibang planeta. No? Mayroon ding, sino ang ina-accuse dito? One who is accused, hindi si Satanas ang ina-accuse. Ang ina-accuse dito, ang Diyos. Maintindihan yan, ating ipapaliwanag yan mamaya. The last chapter of the book of Job, God has a final verdict. No? The very central theme of the book is God being judge. No? Ang Diyos dito ang hinatulan. Hindi. Ating, paano ko ipapaliwanag? There was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Akin ang napapaliwanag ito dati. Isang araw, nagkakaroon ng universal council. Ano to, ang universal council, ang lahat ng mga tao sa iba't ibang planeta ay tinawagan ng Panginoon para magkakaroon ng meeting. At lahat ng mga tao sa iba't ibang planeta ay pumupunta doon sa langit. Ang problema dito sa ating planeta, hindi na makapunta si Adan. Bakit hindi na makapunta si Adan? Kasi si Adan mamatay na pag-aatin doon. Pangalawa, hindi na rin si Adan ang nagmamay-ari dito sa ating planeta. Sino nang nagmamay-ari? Si Satanas na. So si Satanas na ang umatin doon. Na mapapansin ninyo, isang araw nagkakaroon ng pagkakatipon ang anak ng Diyos. Pag gusto ninyong mapatunayan yan, na ang mga anak ng Diyos ay mga tao sa iba't ibang planeta, napapansin ninyo yung genealogy sa aklat ng Lucas? Doon yung pinagmulan ni Jesus Christ hanggang sa pinakaupuno, si Adan, ang anak ng Diyos. Binabanggit doon, si Adan ay anak ng Diyos. Ang nagkakatipon dito, mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, sila yung mga tao na pinagkatiwalaan sa iba't ibang planeta. Kung gusto ninyong mapapatunayan sa iba pang sulat ni Ellen G. White, pwede ninyong itatype yun, yung mga unpulling being. No? At mayroon ding iba pa doon, yung sabi ni Jesus Christ, sino ba sa inyo mayroong 100 tupa? At kung nawala ang isa, iwanan niya ang 99. Kung inyong babasahin yun sa sulat ni Ellen G. White, tayo pala yung tupa na nawawala. Ang ating planeta, isa sa 100 nawala niyang tupa. Iniwanan niya yung 99, hinanap yung isa. Mapapansin ninyo, kaya nga, nung nagkakatipon ang anak ng Diyos, pumupunta din si Satanas. Tandaan ninyo, ito yung universal council. Na mapapansin ninyo, then Satan came among them and the Lord said unto Satan. When you will come siya sa meeting na yon. Pero anong sabi niya dito? From where? Do you came from? Sabi ni ng Panginoon. Anong sagot ni Satan? Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking back and forth. No, ito yung kanyang, ano, sabi niya, ako'y paruot parito, paakyat pababa.
Kasi siya nang nagmamay-ari dito. Ang kanyang pag-aari ay kanyang tinitingnan. Paruot parito siya sa lupa. At paakyat pababa, paano siya paakyat pababa? Kapag mayroong council. Pero nung napako si Jesus Christ doon, sabi ni Jesus Christ, nahulog siya na parang lintik, hindi na siya. Parang kidlat, hindi na siya. And there, pero mapapansin ninyo sa baba, sabi ng Panginoon, have you considered my servant Job? No, sabi niya dito, at ano niya, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, the one who feared God and shunned evil. Sabi niya, napapansin mo ba ang aking lingkod na si Job, wala nang kagaya niya, no, sa lupa. At pag ating pag-aralan ang buong Biblia, nag-iisa lang talaga si Job na wala na kagaya. Kahit gayahin mo yung kanyang buhay, ay pangalawa ka lang kung magagaya mo ang buhay ni Job. Wala na talaga siyang katulad. Sabi niya, napapansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala nang kagaya niya sa lupa. Isang taong sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ito lang tao na pinagmalaki ng Diyos kahit sa kanyang kaaway na si Satanas. No, pero ngayon, anong wristback na ginagawa ni Satanas? Ito yung wristback na ginagawa ni Satanas, at sa panahong ito, God was accused at this time. Ang Diyos ang inaakusa ni Satanas. Nang pinagmalaki ng Diyos si Job, nagbalik siya ng maraming mga katanungan at inaakusa ng Diyos si Satanas. Kaya nga, kung ating pag-aralan, ang aklat ng Job ay patungkol ito sa paghatol. No? At sino ang tagapag-akusa at sino ang inaakusa? Ating babasahin. Ang sinabi ng pinagmalaki ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas, ito yung sagot ni Satanas. And Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Sabi niya, itong taong pinagmalaki mo, natatakot ba yan ng walang kadahilanan? Sabi niya, does Job fear for nothing? Have you not made a hedge around him? Hindi ba binabakuran mo siya? Kinukuralan mo at hindi ako makapasok doon kasi may nakaharang? Hindi ko siya pwedeng pakialaman, hindi ko siya pwedeng galawin kasi lingkod mo. Ito yung dahilan na siya nagtatapat sa iyo. Sabi niya dito, around his household, no, around all that he has, every side, no, sa kanyang lahat niyang pag-aari, hindi ko pwedeng galawin. Kaya ang challenge si Satanas, alisin mo lahat na nakaharang. Gagalawin ko siya at mapapatunayan mo na hindi siya maglilingkod sa iyo. No? At yun ang gusto ni Satanas. At sa buong Biblia, kapag tayo'y magtatapat, alam ninyo, sa totoo lang, nagiging target ka niya sa kanyang atake. At ito nangyayari kay Job. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, those who live godly will suffer persecution. Kaya itong nangyayari kay Job, have you blessed the work of his hand? His position have increased in the land. But now, stretch out thy hand and touch all that he has. He will surely curse you to your face. Ito yung challenge ni Satanas. Mapapansin mo, sino ngayon ang inaakusa sa dalawa sa pagtatapat ni Job? Ang inaakusa ang Diyos, na nag-iingat, nagpapala na hindi pwedeng gagalawin ng kaaway. Ang challenge si Satanas kay Job, kailangan alisin lahat niyang proteksyon. At gustong ni Satanas patunayan, at alam ninyo itong challenge si Satanas, pagsubok din sa ilang mga Kristiyano na nagiging challenge at nang napatunayan na wala sa paglilingkod. Kasi nang nasubukan sila ng kaaway, nawala sa Panginoon. Ah, ito yung ibig ipalabas ni Satanas. Maglilingkod ba siya sa iyo kung walang matitira sa kanya? Ito yung gusto niyang palabasin. No? Alisin mo lahat na ibinigay niya sa iyo. Walang ititira. Tingnan natin kung siya maglilingkod sa iyo kung wala nang natitira sa kanya. Pangalawa, no? Ang tingin nila kay Job, Job served the Lord because of self-interest. Ito yung gustong ipalabas ni Satanas. Hindi mo ba alam na naglilingkod siya, nagtatapat siya
because of self-interest. Hinahabol ni Job ang iyong pagpapala. Pero subukan mo. Pag ikaw ang Diyos, pagbigyan mo ba si Satanas? No? Kaya nga matindi ang ano dito. Kaya nga ang Diyos ang ina-accuse ni Satanas dahil sa kanyang proteksyon. Mapapansin niyo, and there was a day at binigyan sa ano na yan, binigyan ng Panginoon ng ano, sige, ibinigay ko na lahat sa iyong kamay. Wala ng proteksyon na tinitira ang Panginoon. At hindi ba ninyo alam, ito ang hinihintay ni Satanas. Kapag alisin ng Diyos ang proteksyon ng Diyos, o kapag alisin na ang proteksyon ng Diyos, Satan will take over right away. Kaya sa sulat ni Ellen G. White, paano ang kalamidad mangyayari? Kapag ang impluensya ng banal na Espiritu Santo sa ating mundo i-withdraw ng Panginoon, si Satanas mag-take over at gagawa siya ng kalamidad, papatayin niya ang lahat ng mga tao. No? Kaya nga yung mga kalamidad sa ating bansa ay nang wini-withdraw ng Panginoon ng impluensya sa banal na Espiritu kasi ang mga tao hindi tumanggap sa kanyang pangungusap ay maraming mga kalamidad. Ganon din ang nangyayari. Nung wini-withdraw na ng Diyos ang kanyang suporta, ang kanyang proteksyon, ang pagpapala kay Job, si Satanas ay umalis, nagmamadali. At ito yung kasaysayan sa Biblia ng si Satanas nagmamadali. There was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their older brothers. Mapapansin ninyo, yung di ba sampo silang anak ni Job? Yung pito na mga lalaki nagpipista. Itong pito, nag-uusap sila, magpipista tayong pito. Una sa panganay, pagkatapos natin magkainan dyan, kinabukasan dito na naman. Hanggang matapos yung pito, yung tatlo, ay sama-sama sa pitong nagpipista. Yung mga babae, hindi nakasama sa pista. Kasi yung mga babae, hindi masyadong special sa panahon nila. Kaya mapapansin ninyo, pagkatapos sa isa, doon na naman sa isa. Pero anong ginagawa ni Job habang nagpipista ang kanyang mga anak? Ay pumupunta and the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not slay the hand of his person. At binigyan na siya ng kapangyarihan na anong gusto ni Satanas ay pinagbigyan ng Panginoon. Pero tama kayong ginagawa ng Panginoon? No? Sa palagay ninyo, mapagkatiwalaan kaya nito kasi nang pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas, na-challenge si Satanas. At itong challenge ni Satanas ngayon sa Diyos, hindi din pwede na hindi siya pagbibigyan. Alam niyo kung hindi pwede pagbibigyan? Ito'y isang malaking issue na yung mga taong nagmi-meeting doon sa council na yon, nakakarinig sila sa council. Totoo kaya na si Job naglilingkod dahil sa self-interest? So hindi pwedeng hindi pagbibigyan ng Diyos. Di ba? Napapansin ninyo? Totoo kaya kung susubukan siya ni Satanas, iiwanan ni Job ang Diyos? No, kung aalisin, nasusubukan. Kaya nga matinding labanan yan sa buhay ni Job. Kaya nga mapapansin ninyo, habang nagpipista ang mga anak ni Job, ito yung kasaysayan, si Job din, sinasanctify niya, nagmimidjit siya sa kanyang mga anak. Anong oras? Very early in the morning. Kung gaano karami ang kanyang mga anak, ganun din karami ang mga hayop na kanyang papatayin. So pitong o sampu sila, sampung anak din ang pinapatay niya hanggang matapos yung pista. Pero bago natatapos yung pista, anong nangyayari? Nang binigyan si Satanas ng otoridad, nagagalawin niya si Job, nagmamadali si Satanas. At ito yung nangyayari. And there was came a messenger unto Job. Isang mensahero dumating, galing, sabi niya, and said, the oxen were plowing and the asses feeding beside them, and the Sabjan fell upon them and took them away. Yeah. Ye slain the servant, the edge of swords, and only am skip. Pinatay lahat. No? Yung mga nag-aararo, yung mga dangke na nanginginain, dumating yung mga Sabjan, kinuha ang lahat, pinatay yung lahat ng mga bantay. Ako lang ang natitira. Nagtira pa siya ng isa. Anong layunin ni Satanas? Nagtira siya ng isa para mag-report kay Job. Ito na yung nangyayari.
inalis ni Satanas ang lahat ng ari-arian. Sabi niya, ito kasi nagtatapat ito dahil marami nito. Inalis niya kalagad yung mga hayop niya. Pangalawa, while he was speaking, nagsasalita pa yung nag-report, dumating na naman yung isa pang katulong. There came another and said, a fire of God is pulling from heaven at sinunog ang mga ano. Yung tupa niyang 7,000, nasusunog. Saan nang gagaling yung apoy? No, sa langit. At sabi pa ng servant niya, fire from God. No, napapansin ba ninyo yun? Maganda ba yung salita na napakinggan ni Job? Na apoy na nagbula sa langit, ibig sabihin galing sa Diyos yun. Sabi niya, and the servant consumed them and only escaped alone to Tilde. Ako lang ang natitira na magkwento sa iyo. Mapapansin niya, kaya nga ilayunin niya. Sa 7:10, while he was yet speaking, came another and said, a Chaldean out of three band fell upon the camels and have carried them away. Pati yun, at pinatay lahat. Lahat yung mga camels, kinuha, pinatay lahat ang mga servant, isa lang ang itinira. While he was yet speaking, there came another. The son and thy daughters were eating and drinking wine in their older brother's house. And behold, there came a great wind from wilderness. Mayroong hangin galing sa wilderness. It smote to the four corners of the house. And it fell upon them, the young men, and they are dead. And only am skip alone to tell thee. Yung mga anak niyang nagpipista, yung sampo, kasi pagkatapos sa isang anak, doon na naman sa isa, habang sila nagpipista sa kapatid nilang panganay, patay din lahat. Mayroong hangin galing sa wilderness. And Job, pagkatapos noon, mayroon pa bang natitira sa ari-arian ni Job? Lahat niyang ari-arian, walis. Walang natitira. No? Ang natitira na lang yung mga katulong na lang na tag-iisa na tinira ni Satanas. Pero anong ginawa ni Job? And Job, tumayo si Job, binatak niya ang kanyang kasuotan, ay ginugupitan niya ang kanyang buhok, at dumapa siya sa lupa at sumasamba. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. No, mapapansin niya, at nung hubad akong dumating, hubad akong aalis, sabi niya, purihin ang Panginoon. Pinuri pa rin niya ang Panginoon. Alam niyo, minsan sa atin, pag mayroon tayong mga pagsubok, na mayroon nagkakasakit, no? At hindi natin kayang solusyonan ang ating problema, na naranasan ba ninyong sinisi ninyo ang Diyos? No? Mapapansin ninyo? Pero si Job, ano niya? Sa matindi niyang relasyon sa Diyos, hindi niya kayang lapastanganin ng Diyos. Binatak, ano niya? Winasak niya ang kanyang kasuotan. Kaya pa rin niyang sumambas. Sabi niya, hubad akong dumating, hubad akong aalis, purihin ang Panginoon. Sa mga bagay na ito, ay hindi siya nagkakasala. No? Unang pagsubok yun ni Job. Nakapasa ba si Job sa trials? First trials yun. Pag sa boxing yun, one round pa lang yun. Mayroon pang second round. Ha? At kung ating titingnan ang aklat ni Job, heavenly beings are looking, no? Heaven knows what is happening on earth. Na mapapansin niyo, lahat ng mga tao sa iba't ibang planeta na umaatin sa Universal Council, nakatingin sila kay lahat kay Job. Kasi isang labanan ang nangyayari. Sino ba dito ang totoo? Itong tao na pinagmalaki ng Diyos, tama kaya ang Diyos? O tama kaya si Satanas? Kaya gustong malaman ng mga tao sa ibang planeta, tinitingnan ng mga tao sa ibang planeta. Sa buong kasaysayan ni Job, sa buong karanasan, langit lang ang nakakaalam. No? Sa challenge, sa labanan ng Diyos at ng kanyang kaaway. Na mapapansin ninyo, but Job didn't know anything. Inusinti si Job. At alam ninyo, may mga pagsubok pala tayo na ang ating pagtatapat nagiging battleground. No? At mayroong halimbawa tayo si Job. No? Kung bakit kayo nagtatapat, kaya nga mayroong mga nagsasabi, Lord, kung saan ako nagtatapat, dumating ang matinding pagsubok. No? Totoo din yan sa buhay. Kasi kung saan ka magtatapat, mayroong accuser
na ano, nag-a-accuse. At minsan pinagbigyan ng Panginoon ang accuser. Susubukan tayo at yun ang nangyayari kay Job. Not the life of Job and his faithfulness, yung kanyang buhay at kanyang pagtatapat, ito yung kanilang ground. No? And God was accused by Satan. Sino ngayon ang inaakusa sa dalawa? Hindi ang Diyos ang nag-aakusa kay Satanas. Kundi ang Diyos ang inaakusa ni Satanas. Kasi pinagpapala niya ang kanyang lingkod. No? At sa chapter 1, natatapos yon. Dito tayo sa chapter 2. Anong nangyayari sa chapter 2? Again, there was a day when the sons of God came to present them. Nakakaroon uli ng sikan, universal council. Nagkakaroon uli ng universal council. Akyat uli si Satanas. Sabi niya ng Panginoon, no? Have you considered my servant Job? Sabi niya, wala nang kagaya niya sa lupa. Isang matuwid, natatakot sa Diyos, at humiwalay sa kasamaan. Sabi niya dito, and still he hold fast his integrity. Kahit sinubukan mo siya, nananatili siyang tapat. Sabi niya, sabi ng, ano, kahit gusto mo siyang ipahamak. Pero ano na naman ang sagot ni Satan sa chapter 2? Satan answered the Lord and said, skin for skin. That man has, he will give for his life. But straight out your hand now and touch his bone and his flesh. Sabi niya, ang ginalaw mo, ang kanyang ari-arian lang. No? Hindi ang kanyang sarili mismo. Sabi, ang challenge si Satanas, balat sa balat at buto sa buto. Gusto niyang gagalawin ang kanyang physical na ano, kondisyon. At ito yung strategiya ni Satanas. Sa mga lingkod ng Panginoon, minsan sa ating posisyon, alisin niya at subukan niya tayo kung tayo'y tapat. At kung hindi kanya makukuha kung alisin niya ang iyong ari-arian, ang ano na, physical mo ng kondisyon. Pero anong sabi ng Panginoon? Sige! No? Ang Panginoon, sige lang ng sige. Basta, huwag mong alisin sa kanya ang kanyang buhay. Ang mahalaga sa Panginoon, sige, subukan mo. Kaya mapapansin mo, wala ng tao na kagaya na ni Job. Champion sa lagas yan. And he will surely curse to you, sabi ni Satanas, susumpain ka niya. Pero anong ginawa ni Satanas? And the Lord said to Satan, he is in your hand, but spare his life. No, kaya nga, mapapansin, pangalawang challenge, tinitingnan na naman sila ng mga tao sa ibang planeta. Uy, mayroon pa pangalawang challenge. Oh, ating tinitingnan sila sa mga tao sa ibang planeta. No, si Job, hindi niya alam. Ganun din, ina-accuse na naman ang Panginoon. The whole universe observing what is happening, they were looking on earth, who is right, God or Satan? Man serve God not out of love but because of self-interest. Kaya nga, ito yung pinakamalaking isyo. So, gayon umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng masasamang bukol mula talampakan hanggang sa kanyang ano, puyo. Matinding bukol, ano? Mula talampakan hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang ano, bibing palayok upang ipangkayod sa langib siya ay naupo sa abo. Matindi yung kanyang bukol. Kasi kumukuha siya, bumasag siya ng palayok kanyang inaalis, pangalis niya sa kanyang mga nana. Sabi niya dito, ang aking laman na bibihisa ng ano? Anong nakabihis sa kanyang laman? Nabibihisa ng uod ang kanyang laman. Kaya sa sulat ni Ellen G. White, yung uod, sabi niya dito, ang aking laman na bibihisa ng uod. Ito yung sabi ni Job. At ang libag ng alabok, ang aking balat na mamaga, putok-putok. Ito yung kanyang, sa sulat ni Ellen G. White, yung uod daw na bumagsak. Nakikita ni Job na gumagalaw sa lupa, ibabalik niya dito sa kanyang laman. Sabi niya, mamamatay ka dyan. Dito ka nabubuhay. Lalong nagalit si Satanas sa challenge kasi matindi pala tong taong ito. Kahit uurin na ang kanyang katawan, naaawa pa rin sa uod kasi ang karakter ni Job katulad siya, katulad ng karakter ni Jesus Christ.
Marunong siyang maaawa. No? Kahit yung kumakain sa kanyang laman. No? Then his wife, ano sabi ng kanyang asawa nung nakikita ang kanyang kalagayan? Sabi niya, "Do you still hold fast your integrity? Curse God and die." Susumpain mo ang iyong Diyos at mamatay ka. Mananatili ka pa ba sa paglilingkod? Sabi niya, mamamatay ka. Pero mapapansin ninyo, ano bang nawala kay Job nung siya ay nagtatapat sa Diyos? Ito yung nawawala sa kanya. He lost his wealth. Huh? He lost the support of his wife. Mapapansin ninyo, ang lahat ng earthly support, mayroon pa bang natitira? Wala na. He lost all the support of his friend. Diba mayroon siyang tatlong kaibigan? Nakakatulong ba yung kaibigan na pumunta sa kanya? Wala. Pinagbintangan pa nga siyang makasalanan. Napapansin niyo, Job lost his relationship from God. Pati relasyon niya sa Diyos, inalis ng Diyos ang relasyon sa kanya. Nawawala sa kanya. Mapapansin niyo? At mula chapter 3 hanggang chapter 7, mayroong deafening silence. Tahimik ang Diyos kasi nandoon sila sa labanan. Isang malaking controversy sa kalagitnaan ni Satanas at ang Diyos, at si Job ang battleground. Hindi pwedeng pakialaman ng Diyos ang kanyang kalagayan. No? He is doubting that God cursed him. Nagdududa na si Job. God has many questions and he is looking for an answer. Why everybody forsaken him? At bakit ito mahalaga nating pag-aralan? Sa huling mga araw ng yugto ng ating buhay, mawawala din sa atin ang support. Kaibigan, mawawala. Ang ating kayamanan, aalisin. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, mayroon siyang mananatiling mga taong katulad ni Job. No, mapapansin ninyo, makatayo tayo sa huling mga araw na walang mediator. At ito yung tunay nating kalagayan. At ito yung bakit ating pinag-aralan itong buhay ni Job. Kapag magkakaroon ng sandilo, ito din klaseng mga tao ang hinahanap ng Diyos. Na kahit alisin, hindi makapagbili, hindi makapagbibinta, ay mabubuhay pa rin tayo, magtitiwala pa rin tayo katulad ni Job. No? Kaya nga mapapansin ninyo dito, in this chapter, sa chapter na ito, he cried out to God. He asked God as his audience, he questioned that God would give an explanation what has happening, you know, but there was a deafening silence. Marami siyang gustong itatanong sa Diyos. Gusto niya na ang Diyos magiging audience niya sa mga pangyayari ng kanyang buhay. Marami siyang katanungan. Pero lahat niyang katanungan, sinagot ba ng Diyos? Wala. Kaya mula chapter 3 hanggang chapter 37, maraming mga katanungan si Job. No? Pero sinagot ba siya? No? He cannot understand why he... Kasi nag-offer siya ng sacrifice para sa kanyang mga anak, mga kayamanan niya, tinutulong niya lahat sa mga mahihirap. Pero ang balik, matindi, di ba? Tayo naglilingkod sa Panginoon, nagbibigay tayo, alam natin, babalikan, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala, yun ang ating iniisip. Pero si Job, nagbibigay sa mga mahihirap, pero mayroon bang bumabalik na tulong galing sa mga mahihirap sa kanya? Wala. No? Mapapansin ninyo, matindi ang kalagayan ni Job kaysa kalagayan natin. Kaya mapapansin ninyo, mula ito yung mga talata na kung ating babasahin, ito yung mga hinanakit ni Job, mga katanungan ni Job, mayroon talaga siyang pagdududa. Kung pakinggan pa siya o iniwanan na siya ng Panginoon, mapapansin ninyo, ganyan yung kadami ang mga talata. Atin na lang bibilisan. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, no, kasi 15 minutes na lang tayo, ha? Atin na lang ipo-forward. No, iyon yung mga pagdududa ni Job, yung mga talata lahat yun. No, yung mga katanungan ni Job. Mapapansin na at napag-aralan na natin yun sa ating lesson. Pero sa kabila ng kanyang mga pagdududa, no, sa kabila ng kanyang karanasan, bumigay kaya siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Si Job hindi bumigay. Bakit? Ano bang sinasabi ni Job? Though he slay me, yet I will trust him. Even so, I will defend my own way before him. Sa Tagalog, sabi niya, kahit ako'y patayin niya, ay magtatapat pa rin ako sa kanya. Nung inuod ang kanyang katawan,
yung kanyang kalagayan na wala nang natitirang kakampi, kahit asawa niya. Mga anak, lahat niyang ari-arian, marami siyang katanungan. Pero sabi ni Job, bandang huli, yung dumating yung kanyang pagdududa. Bumalik siya sa kanyang senses. Sabi niya, ako'y nagtatapat na, hindi na ako aalis dito. Sabi niya, kahit ako'y patayin niya, I will trust him. Sabi niya, kahit ako'y papatayin niya, ako'y magtitiwala pa rin sa kanya. No, I will defend my own way before him. No? Sabi niya, pananatilihin kong matatag ang aking mga daan sa kanyang harapan. Ganyan yung pagtatapat na ginagawa ni Job sa kabila ng mga pagsubok na hindi niya alam. Alam niyo kung bakit ako tinatapik ko to sa inyo ngayon. Darating ang matinding pagsubok sa ating buhay na minsan hindi natin maintindihan. Pero ang lesson sa aklat ni Job, magiging lesson natin. Maraming mga bagay tayong hindi naintindihan. Kasi mayroong the great controversy na naglalabanan. Pero sa kabila niyan, ang Diyos nagtitiwala na tayo'y tatayo na kaniyang magiging mga champion. Katulad ni Job. No? Mapagkatiwalaan niya sa kabila ng mga challenge. Sa labanan nila, hindi lang tayo ang tina-challenge. Hindi lang si Satanas ang tina-challenge ng Diyos. Minsan din ang Diyos na challenge sa harapan ni Satanas. Pero ang Diyos nagtitiwala sa ating kakayahan, sa ating pagtitiwala. For I know that my Redeemer, ito yung dahilan ko bakit siya nagtitiwala sa Diyos. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day. Sabi ni Job, tatayo siya sa huling araw upon the earth, no, sa sanlibutan ito. And though after my skin once destroy this body, yet in the flesh shall I see God. Kahit mabubulok ito, sirain man ito ng uod na sumisira sa kanya, sa huling araw tatayo ito at makikita ko ang Diyos. No? Mapapansin niyo? Kaya nga, mayraming mga kapatid tayo na mayroong karamdaman. Pag may madadapuan ng cancer, ano ang sasabihin nila? Susumpain na nila ang Diyos kasi pinabayaan siya. Pero kahit si Job, naranasan din niya. Sabi niya, itong katawan ko, madidestroy ito sa mga uod. No? This body, yet, in my flesh, shall I see God. Ang laman kong ito, makakakita ito sa aking Diyos sa huling araw. Ang tinitingnan ni Job, hindi yung kalagayan niya ngayon. Anong tinitingnan ni Job? Yung kanyang kalagayan na darating. At ito yung essence ng pananampalataya. No? Alam niyo, nung pinag-aralan ko ang buhay ni Job, napakatindi. Kaya nga, pinag-aralan natin ngayon ang part 2 kasi hindi pa tayo nagtatapos sa aklat ng Job. Alam niyo, mayroon pa yung part 3 at part 4. No? Kung siguro matatopic pa niyan pero hindi ko pa tapos yung dalawa, gagawin ko pa yon. Pero mapapansin niyo, ganun kaganda ang buhay ni Job. Sabi niya dito, whom I shall see for myself and mine eyes shall behold and not another, though my reign be consumed within me. Now, napapansin niyo na, kasi mayroong mga Protestant kasi naniniwala na sa pagdating daw ng araw, ang atin daw karanasan dito, malilimutan daw natin. Kaya lahat ng maliligtas, binigyan ng Panginoon ng amnesia. Yung katawan natin, hindi na ito, papalitan ito ng Panginoon. Pero pagbabasahin mo yung aklat ni Job, itong katawan na ito, sa darating na mga araw, haharap ito sa Diyos. Hindi po totoo yung papalitan ng inyong katawan ng ibang katawan. Doktrina lang yan ng mga ibang relihiyon. No? Pero sa atin mga Seventh-day Adventists, hindi. Sabi niyan, mine eyes shall behold. Ang aking mata itong titingin sa kanya, and not another. Kasi sa buhay natin, hindi tayo papalitan ng ibang katawan. Na ang ating utak, lalagyan ng amnesia, na papalitan ng ibang utak. Hindi po yan, pagdahan doon tayo sa langit, itong katawan na ito, ito ang ililigtas ng Diyos. No? Ito yung patunay sa aklat ni Job. Then I said, I shall die in my knees, and I shall multiply my days as the sun. No, sabi ni Job, bakit siya nananatiling tapat hanggang kamatayan niya? O, hindi nga siya namatay noon, di ba? Bakit siya nananatili sa kabila ng kanyang kalagayan? Sabi, ito yung kanyang panata.
sa Panginoon. Nangangako siya sa Panginoon. Sabi niya, mamamatay ako sa aking pugad. Hindi siya aalis sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At aking pararamihin ang aking mga araw katulad ng buhangin, saan? Sa dagat. Kasi alam ni Job ang kanyang kalagayan, maiksi ang buhay dito. Ilang taon si Job namatay? Kung inyong babasahin yung chapter 42, namatay siya at the age of 140. Alam niya ang lifespan niya 100 plus lang. Pero yung inaalok ni ng Diyos, maraming kaarawan. Kaya nga, kung hindi siya magtatapat, anong magiging mayroon sa kanya? Eh wala. Wala siyang mapapala. Mamamatay din siya. Magtapat na lang siya. Kaya wala din tayong ibang choice ngayon. Magtapat din tayo katulad ni Hope kahit subukan ng maraming pagsubok. No? At kailangan ba ito? Mayroon na lang tayong 7 minutes. Konti na lang oras natin, kaya nagmamadali ako. Ito yung sabi ni Job, nalalaman niya ang daan na aking nilalakaran pagka kanyang nasubok ako, lalabas ako na parang ginto. Kaya nga, sa buhay ni Job, bakit ba nakaranas ang pagsubok? Dahil sa salitang ito. Ha? Kaya yun yung tinatalaga niya ang kanyang sarili. No? At bakit ba ang mga lingkod ng Panginoon na nagtatapat, bakit makakaranas ng pagsubok? Ito yung sinasabi ko sa iyo, susulat ni Pablo. That all we live godly in Christ shall suffer persecution. Ang lahat na nagtatapat sa Panginoon magkakaranas ng matinding persecution. Magbanggit kayo ng mga alagad ni Jesus Christ na hindi nakakaranas ng persecution. Yung 12 niyang disciples, si Apostol Pablo. No? Maraming mga nagsisermon ngayon yung prosperity gospel. Kapag magbibigay ka ng marami, pagpapalain ka rin ng Panginoon ng marami, kapag magtatapat ka sa pagbibigay, dadaloy din ang pagpapala. Prosperity gospel, sikat yan sa ibang relihiyon. Pero pagpag-aral, hindi po ganyan ang kasaysayan ng mga bayan ng Diyos. Maraming nagtatapat, nakakaranas ng pagsubok at paghihirap. Kasi nakasulat sa Biblia, hindi po lahat ng naglilingkod pareho o pareho ang karanasan. Kailan po kailangan po ba talaga na maranasan ng ganitong uring paghihirap ang mga anak ng Diyos, no? Na nanghahagad ng mabubuhay ng isang perpekto sa harapan ng Diyos, no? Kailangan ba talaga? Kailangan po 'yan. Saan natin mababasa? The trials of your faith being much more precious than gold. Ito pa lang mga pagsubok sa ating buhay, nakakatulong ito. At mahalaga pa ito kaysa ginto na pag-aari natin. That fairest, though it may be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory in the appearing of Jesus Christ. Kasi ang pinupurify ng ating Panginoon sa mga pagsubok ay ang ating, ano, character. Once na masusubukan ka, ay lalago ang iyong pang-uugali. Walang ibang paraan, walang shortcut sa kaligtasan. Katulad sa halimbawa nila ni Joseph at ni Daniel. Sila naglilingkod sa ibang bayan, nagiging mga alipin pero sila ay nagiging tapat. At saka tinaas sila ng Diyos. Mga pagsubok yun sa kanilang buhay. Pero sa kabila ng kanilang pagsubok ay, ano sila? Nakakatulong sa kanila. Ito yung sulat ni Lindsay White sa The Great Controversy, page 621. Anong sabi ni Lindsay White? The affliction is great. Ito yung maranasan ng kanyang bayan. The flames of the furnace seem about to consume them. May mga pagsubok na parang apoy daw, na parang masusunog na tayo sa matinding pagsubok. Parang bibigay na tayo sa ating pananampalataya. But the refiner will bring them forth as gold tried in the fire. Pero itong pagsubok na darating sa atin, para itong apoy, para sa isang ginto na sinusunog sa apoy. Habang sinusunog sa apoy, kumikinang ng kumikinang. At itong gusto ng Diyos na mangyayari sa ating buhay. Na sa kabila ng mga pagsubok, kikinang tayo. Kasi ang mga mananampalataya, hindi makikita ang kinang kung hindi masusubukan. Kasi ang masusunog, ang mga pangit na karakter. No? Sabi niya dito, tried in the fire. Nawala ko. God loves His children during the period of their severest trials and their strong and tender
as in the days of their sunniest prosperity. But it is needful for them to be placed in the furnace of fire. Their earthiness must be consumed. Ito pala yung layunin. Kung bakit ang mga Kristiyano mayroong pagsubok, so that the earthiness must be consumed. Gusto niya yung ating pagiging makasanlibutan na ugali, masusunog ito sa apoy. Kasi kung matindi ang pagsubok, matindi din ang paglapit natin sa Diyos. At dito masusunog ang makalupang ano natin, kalagayan. No? At earthiness must be consumed that the image of Christ may be perfected and reflected. Dito na mapupurma ang ano, likas ng ating Panginoon. Sabi niya, then the Lord answered Job, at mapapansin ninyo, kailan ba nagiging tahimik ang Panginoon sa aklat ng Job? Mula chapter 3 hanggang chapter 37. Ang chapter 38, maraming mga sets of question. Sabi niya, saan ka ba nang ginawa ko ang liwanag? Saan kang nang ginawa ako ng hangganan, ang tubig? Ang ini-specify niya yung first day, second day, hanggang seventh day. Saan ka? Maraming tanong ang Diyos sa chapter 38. Kasi mula chapter 3 hanggang 37, dami ding mga tanong si Job sa Panginoon. So dahil sa mga tanong ni Job sa Panginoon, ang Diyos sumagot sa chapter 38. Nagdagay din siya ng maraming mga tanong. No? Kaya nga, ito yan, hindi na natin mababasa isa-isa ang mga tanong. Moreover, the Lord answered to Job, shall the one who contend with the Almighty correct him? Ito yung tanong hanggang chapter 40. Mula chapter 38 hanggang chapter 40, sunod-sunod din ang tanong ng Panginoon. Pero si Job wala ding sinasagot sa Panginoon kasi natatauhan din siya. Di ba? Then he rebuked God, let him answer it. But Job answered, nung nagtanong ang Panginoon, sinagot ito ni Job sa chapter 40. Sabi ni Job, Job answered the Lord and said, behold, I am vile. Oh, what shall I answer you? I lay my hand over my mouth. Once I spoken, but I will not answer yes twice. I will proceed no further. Sabi niya, pag magsasalita ako, tatahimik, hindi na ako magsasalita pa. Nung mapapansin ninyo, nagkakaroon na, kasi nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng ipo-ipo. Nakikita niya yung ipo-ipo. Tinanong siya ng maraming mga tanong. Hindi niya masasagot yung mga tanong. Pero nakiusap siya. Once ako'y sasagot, hindi na ako magsasalita pa uli. No? Can I draw? Pero mapapansin ninyo, sa chapter 41, binabanggit ng Panginoon ang isang creature na tinatawag na Leviathan. Ano itong Leviathan? Itong Leviathan, ito yung pinapaliwanag ng Diyos kay Job. Kung mayroong paghihirap, hindi galing sa akin. Ang dahilan ng iyong paghihirap, dahil sa isang linalang na tinatawag ni Job na Leviathan. Ating babasahin itong 1 to 4. Sabi niya, can you draw out a Leviathan with a hook? Ito monster from the sea, itong Leviathan, na hindi kayang huhulihin ng pamingwit, no? O snare the tank with the line which you lowered. Mabibingwit mo ba ang Leviathan? O can you put a reed through his nose and pierce his jaw with a hook? Kaya mo bang siyang huhulihin? Will he make many supplication to you? Kahit marami kang pakikiusap sa Leviathan niya, hindi niya gagawin. Ang ibig sabihin, ang dahilan ng kanyang paghihirap, hindi ang Diyos, kundi ang Leviathan. Kung mayroong serapente, kung mayroong serpent, sa chapter 12 ng Apokalipsis, mayroon ding Leviathan sa Book of Job. At gustong pinapaliwanag ng Diyos kay Job na ang dahilan ng kanyang paghihirap hindi galing sa kanya, kundi galing sa Leviathan. Kasi ang Leviathan, hindi ka makapangungusap sa kanya. Hindi ka pwede magsasalita na hindi kanya babalikan. At ganun ang ginagawa ni Satanas sa Diyos nung siya ay nagmamalaki patungkol kay Job, binabalikan niya ang Diyos. At ang Diyos na ngayon ang nagiging accused by Satan. No? He will make a covenant. Sabi niya, will he make a covenant with Job? No? Will you take him as a servant forever? Itong Leviathan na ito, matindi ito. His sneezing passport light. Mula sa kanyang ilong, mula sa kanyang butas ng ilong, lumalabas ang liwanag. And his eyes like the
Ano? Eyelid of the morning. Yung mata niya, nag-iilaw yung kanyang mata, no? Out of his nose, a burning light. Spark of fire shot out. Mapagpagtitingnan mo ang description ng Leviathan, katulad talaga siya ng, ano, serpent. No? Dragon talaga siya, kung ibig sabihin. Itong dragon na ito, smoke goes out from his nostril. No? Mayroong apoy na lumalabas sa kanyang, pinapaliwanag niya kung ano itong Leviathan. As from boiling pot and burning rushes. His breath, kindled cool and flame goes out his mouth. Mapapagtitingin natin, dinidescribe dito ang isang linalang. Alam ninyo, marami ding mga Adventists na kumukuha ng anting-anting. Saan nila kinukuha? Yung Book of Job. Mula 14 ata yan hanggang ano, mga chapter niyan. Kasi pag tatagain ng espada, ang espada magiging parang dayami. Ginamit niyo nila mga anting-anting. Pero babala ko sa inyo, huwag ninyong gagamitin yan. Kasi description ng Panginoon kay Satan yan. Kung paano nagkakaroon ng paghihirap si Job dahil sa Leviathan na yan. Ating titingnan, hindi lang nag-umuusok ang kanyang ilong na parang apoy. His heart is a hard as stone. Ang puso niya matigas na parang bato. Even as hard as a lower milestone. When he raises himself, the mighty are afraid. No, mapapansin ninyo, ito yung Leviathan na ito. The mighty are afraid. And because of his crushing, they are beside themselves. Pero so, no, though the sword strikes him, it cannot avail. No, kahit anuhin mo siya ng swords, walang magagawa ang espada. Nor does spur that as jubilin. He regard iron as straw. Para sa kanya, yung bakal, para lang yung dayami. No, mapapansin ninyo. And bronze as sopping wood. Sabi niya, on earth there is nothing like him. Sa sanlibutan daw na ito, wala nang katulad sa Leviathan. No? Sino ang tinutukoy ng Panginoon nang kinausap niya si Job? Sa sanlibutan ito, wala siyang katulad. No? Sabi niya, which is made without fear. He behold every high thing. He is king over all the children of pride. No? Tama ba pansin niya? At ito yung Leviathan, siya ang hari over the children of pride. Kaya nga alam ninyo, ito lang yung kasalanan na kahit sa iglesia namumugad ang pagmamataas sa sarili. Pero kung tayo ay nagmamataas sa sarili sa loob ng iglesia, ay anak pala tayo sa Leviathan na ang pinagmulan sa paghihirap ni Job ang Leviathan. Dalawang talata na lang tayo. O, natatapos. Ay, nalumampas ako sa oras kunti, pero tatapusin natin ito. Sino itong Leviathan na ito? Kung ating babasahin ang dalawang aklat sa Isaiah at sa Awit, ito din. In the days of the Lord, in the day of the Lord, with his severed swords, great and strong, will punish Leviathan. Hindi lang ang aklat ng Job ang ginagamit niya, pati ang Isaiah. He will punish Leviathan, the fleeing serpent. Sabi niya dito, Leviathan, the twisted serpent, and he will slay the reptiles that is in the sea. No, mapapansin niyan. You divided the sea by your strength. You broke the heads of the serpent in the waters. Mapapansin niyo yung ulo. Isang ulo lang ba ang Leviathan? Marami siyang ulo. No, mapapansin. He broke the heads of the serpent in the water. Broke the heads of the Leviathan in pieces. Pagdating ng Panginoon, si Satanas yan. Kaya nga kung mayroong dragon sa chapter 12 ng Apokalipsis, mayroong dragon sa Old Testament ang Leviathan. Marami din siyang ulo. At sinasabi ng Job, ang sinasabi ng Diyos kay Job, kung mayroong paghihirap na iyong naranasan dahil ang dahilan ang Leviathan, hindi ako. Kaya pagbabasahin ninyo yung chapter 42, sabi ni Job, magsasalita ako isang beses at hindi na ako magsasalita uli. At nagsasalita si Job. Noong una narinig kita sa pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mga mata. Ito yung testimony ni Job. Noong nalaman niya na ang dahilan ng paghihirap ay Leviathan, naunawaan ni Job na hindi Diyos ang dahilan ng kanyang paghihirap, kundi sa kaaway ng Diyos. Sana sa tanghaling ito na intindihan natin ang isang bagay. Kung mayroon tayong paghihirap sa buhay na ito,
huwag na nating ibabalik ng ano, sisi sa ating Diyos. Kailanman ang Diyos natin sa buhay ni Job, walang isa sa karanasan ni Job sa kanyang paghihirap na nanggagaling sa Diyos. Lahat niyang mga anak ay iniingatan niya. Pero mayroong pagkakataon ng proteksyon ng Diyos aalisin dahil sa isang malaking kontrobersiya. Pero anong natutunan ko dito sa buhay ni Job, mga kapatid? Ang Diyos nagtitiwala sa kakayahan ni Job. Na si Job ay isang tao na tatayo bilang kanyang champion. At walang katulad niya. At naghahanap pa ang Panginoon na katulad ni Job, na katulad ninyo at ako sa huling mga araw, tatayo tayo without mediator, without any support from anybody. Kahit ang ating pamilya, kahit ang iyong asawa, maring tatayo kayong mag-isa, pero mananatili kayong tapat, katulad ni Job. At sa pagdating ng araw, ang pangarap natin, pararamihin natin ang ating mga araw, katulad ng buhangin sa dagat. Itong aking panalangin.